ang gusto ko isang maidiin talaga na may problema din sa sistema sa ekonomiya, lagpas dun sa totoo naman world class na korupsyon, kronyismo, at sa panahon na yon utang ng diktadura Marcos. Tingnan mahalaga yon kasi parang yung naging mga problema natin nung diktadurang Marcos ekonomiya, inumpisan lang ni Marcos yung neoliberalismo, pagbubukas sa ekonomiya ng Pilipinas, at actually naranasan natin ngayon na tuloy-tuloy na paghina ng ekonomiya, sinimulan niya ni Pangulong Marcos. At tingin namin maganda rin na bigyan niya ng diin para hindi lamang nakafocus sa totoo naman, medyo nakakasindak naman talaga at walang kapantay na korupsyon at kronyismo. Unang-una, syempre, isa dun sa mga nakakagigil na sinasabi ay parang benevolent dictator si Marcos. Parang binigyan pa ng justifikasyon yung pagiging diktadura. Walang justification yung diktadura, authoritarianismo, human rights violations. Hindi siya usapin na kinailangan gawin yun ni Pangulo Marcos para ma-modernize ekonomiya ng Pilipinas. Sa ganong antas, talagang walang justification yon. Pero lalong-lalo na, hindi totoo actually na umangat ang ekonomiya sa panahon ng diktadura. Natuwa ako dun sa mga imbitasyon nito mga nakarang araw kasi isang taon na since in-invite yung Ibon sa gatong klaseng mga talakayan tukod sa Marcos dictatorship. Kaya nakapag-Google ako. At ewan kung tama yung medyo sobrang mixed ang feelings ko eh. Una, natawa ako na daming lumalabas ng mga social media accounts, memes na parang ganyan, we love Ferdinand Marcos. Marami pa yan eh. Mamadila ko, hindi ko na binuo. Meron the best Philippine president, the best president ever. Iba't ibang version nun. Talaga namumuntak yan din sa social media. Tapos nakita ko rin yung, yeah, natatawa ako, pero may halong lungkot at galit. Kumakalat tayo mo usapin na the world's most brilliant president ayon sa Guinness Book of World Records. So mukhang yung isa talaga sa pinakamalaking kailangan pabulaanan ay may golden age talaga sa panahon ng diktadura. Ngayon, medyo dalawang isip ako dun sa susunod na ipipresent ko kasi may konting speculation na nagaganap. Pero parang pakiramdaman namin may plausibility yung speculation na to. Ngayon, kung naalala natin, ang kadalasan nilalabas na numero dun sa ninako na yaman ni Marcos at ang kanyang mga crony, nasa $5 to $10 billion daw, as of 1986. Ngayon, yung $5 to $10 billion na yan, recently ko lang nabalitaan, even si Jess Stanislaw, may counter-estimate siya. Hindi lang daw $5 to $10 billion ang ninakaw ng Marcoses, $30 billion. So medyo talagang napaisip ako eh. Kasi nung nakarang linggo, I'm sure nabalitaan nyo, lumabas yung balita na yung 50 pinakamayamang Pilipino ay lalo pang yumaman sa panahon ng pandemya. Lumaki doon 30% ang kanilang yaman. Pero medyo napaisip kami ng konti na nakita namin yung datos na yon. Bakit? Kasi kung titignan yung nilabas na datos tukos sa mga pinakamayaman Pilipino, ang pinakamayaman single Filipino si Manny Villar. Meron siyang more or less, sa huling kwenta ng Forbes Asia nga, 248 billion pesos. Yung pinamana ni Henry C. sa kanyang mga anak, 689 billion pesos. Ngayon, bakit kami napaisip doon? Kasi kung totoo nga, as of 1986, ay may at least $5 billion na ninakaw si Marcos at kanyang mga crony. Kung i-apply natin yung logika na at current exchange rates, 102 billion pesos yon noong 1986, kung i-apply natin yung logika, yung na-recover ng PCGG, 171 billion pesos lamang. Yun ang huling ulat as of 2019. Ngayon, medyo mapapaisip ka. Kasi yung estimate, minimum $5 billion, maaaring $10 billion, maaaring pang $30 billion, mag-apply tayo ng sobrang konserbatibo ng paglaki ng halaga ng yaman na yan na hindi nakumpiska. Kung merong $5 billion yung Marcoses noong 1986 at roughly 6% lamang, again, napaka-konserbatibo na kwenta yan, $38 billion na ang yaman ng Marcos family. At current exchange rates, actually, nakaka-shock talaga. 1.9 trillion pesos yung katumbas nun.
Tapos bigla ako napaisip, dun sa naalala ko yung sinabi ni Imel dun ng isang mga ilang taon nakalipas. Sabi niya, we practically own everything in the Philippines. Bigla ako naisip, may topak tong aling ito, pero mukhang hindi ganun ka sobrang topak naman. Kasi kung i-apply natin yung logika dito, yung pagkakaiba ng pagkwenta ng yaman ng Marcoses dun sa pagkwenta ng yaman ni Henry C., Manny Villar, Enrique Rason, Gokwet, iba pa, yung yaman ng mga kinakwenta ng Forbes Asia ay batay sa pag-aari, mainly batay sa pag-aari nila sa mga kumpanya at estimates ng mga bank deposits nila. So yun ang nasa legal. So medyo nakakabahala actually, lalo nung nakita natin sa pagkwento ni Mary nga na kung saan ba ginagamit yung pera na yan. Kung kahit na bahagi lamang na 1.9 trillion pesos ang talagang meron ng mga Marcoses ngayon, actually marami siya may papaliwanag kung bakit nanatili yung kanilang influensya sa politika. Kasi kung may ganyan kalaking halaga ka, syempre ang dami mong bibiling eleksyon, halalan, marami kang makakalyadong politika at iba pa. Ngayon, medyo sensational pakinggan yung 1.9 trillion pesos, pero kahit kalahati natin yan, to 600 billion pesos, magiging isa pa rin sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas yung Marcoses na hindi lumalabas sa mga official na pagkwenta kasi nga nakaw na yaman to. And of course, tago din yung yaman na yan. So bigla na lang yung we practical everything in the Philippines. Medyo exaggeration pa rin galing kay dating First Lady Imelda Marcos. Pero I think parang may pakiramdam namin, medyo may katotohanan yun. So gusto namin mag-umpisa dyan para madiin din na isipin ng kailangan managot yung Marcoses. Kailangan talagang at all cost hindi matuloy yung mga ambisyon nila na makabalik sa pwesto. Actually, sa pwesto na sila. Matagal na naman sila yung mga mayor, congressman, governor, senador. Pero talagang hindi dapat makaabot sila ng presidency. So gusto ko mag-umpisa doon kasi kung kukuha tayo ng isang palatandaan ng scale of yung laki ng mga Marcoses na para sa amin, pinapaliwanag din kung bakit yung nakapagtakang pagtuloy-tuloy na impluensya nila, samantalang wala naman sila doon sa official na kwenta ng pinakamayamang Pilipino, marami sa mga magnanakaw ay wala doon sa official na kwenta ng mayamang Pilipino. Of course, maraming yaman yung mga mayaman, hindi na kwenta doon. Pero ang point lang dito ay dapat nasa radar natin yung daan-daang bilyong piso at the very least na yaman ng Marcoses kahit hindi siya naulat. Kasi isa example lang, dito sa top 10 ng mga tao, nasa 100 plus billion na lamang yung kwenta nila. So talagang by far, yung Marcoses ay dapat na, minimum nasa top 10, maaaring pinakamayamang pamilya na rin sila. So ang tanong, paano yung naipon yon? Well, kung magbabalik na tayo syempre sa kasaysayan, may mga ilang madali naman datos, paraan, para pabulaan yung sinasabi na golden age, yung panahon ng Marcos dictatorship. Ang pinapakita sa chart na to ay yung paglago ng ekonomiya mula noong 1940s. Dito naman umpisa sinukat yung ekonomiya. At walang duda, yung pinakamalaking bagsak sa ekonomiya ay naganap sa panahon ng diktadura Marcos, particularly 1984-85. Medyo may mga pwede mag-quibble na hindi, mas malala yung pagbagsak ng ekonomiya noong 2020 dahil sa pandemya. Kasi kung 9.6% yung bagsak ng ekonomiya last year, mas malaki nga ito kumpara dun sa 7.7% noong 1984. Kaso, yung 9.6% na contraction sa ekonomiya last year, mababawi ng konti yan nitong 2021. At malamang kaysa hindi, mas mataas na siya at baka maramang positibo na siya. Yung pagbagsak ng panahon ni Marcos, dalawang taon na malaking pagbagsak na sunod-sunod. 7% ng 84 hanggang 6.9% ng 1985. Kaya actually, kung titila lamang isang taon, mas malaki nga noong 2020 dahil sa pandemya. Hindi, mali. Mali sabihin dahil sa pandemya. Dahil sa lockdown ni Duterte, yung parin ang pinakamalaking bagsak sa isang taon sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero kung ipagsasama yung dalawang taon na sunod-sunod ng pagbagsak ng ekonomiya sa huling mga taon ni Marcos, walang duda. Yan ang pinakamalaking bagsak sa ekonomiya sa kasaysayan ng bansa. Itong chart na ito, pinapakita lang yung hati on average ng income na yan. Kumbaga yung ekonomiya divided by yung laki ng populasyon, tinatawag na GDP per capita. Ngayon,
dahil sobrang nakakasindak talaga yung korupsyon, kunismo, ninako ng mga Marcos, ang kadalasang naratibo ng marami ay sila ang may kadahilanan. Yung pagnakaw nila ang may kadahilanan kung bakit dalawang dekada bago na balik yung level ng GDP per capita noong 1983 na 94,000. Na nabawi lang yan noong 2003. Kaya I'm sure nadinig na natin na tinatawag na lost decades ng development ng dalawang dekada na yan dahil daw sa korupsyon at cronyism ni Pangulong Marcos. Ang gusto namin maibiin dito, medyo malaking bahagi ng pagbagsak na yan, of course, ay dahil din sa corruption cronyismo ng diktadurang Marcos na nirako nilang yaman. Pero hindi yan mapapaliwanag kung bakit yung haba na yan ay umabot ng dalawang dekada. At ang aming thesis dyan, maganda pa pag-aralan pa na malalim, malaking bahagi dyan ay yung pagpapatupad ng mga patakaran ng globalisasyon na nag-umpisa noong 1979-1980 sa pangulong, sa ilalim ng World Bank IMF programs. Tapos isa pa, again, para pabulanan nga na golden years yung performance ng Pilipinas, kung ang sinusukat dito ay yung paglaki ng GDP per capita sa buong panahon ng diktadurang Marcos, 1965 to 1986, tapos pinagtabi dun sa takbo ng GDP per capita ng 21 bansa dito sa Asia. Lumalabas, ika-apat sa pinakamahina ekonomiya tayo sa 22 bansa na yan. At ang nakakagulat nga, yung Afghanistan na nilusob ng Union Soviet noong 1979, mas okay pa yung performance nila kaysa dun sa Pilipinas. So nakalamang lang tayo ng konti dun sa Nepal, sa Vietnam at sa Bangladesh. Pero ika-apat tayo sa pinakamahina ekonomiya sa 22 bansa sa Asia. Over that 65 to 1986 period. Ito ay medyo bagong data set to, kaya konting trivia na rin siguro para sa marami. Madalas sabihin na ikalawa tayo sa Japan noong 1965 sa umpisa ng Marcos dictatorship. Sa huling datos na lumabas, hindi tayo actually ikalawa, ika-anim tayo sa Asia. After Japan, Hong Kong, Singapore, Taiwan at Malaysia. Yung pangunahing dahilan kung bakit naulat na ikalawa tayo sa Japan na dati, yun lang kasi available na datos. Pero may mga economic historians, mas binuo yung datos at kung binuo nga yung datos, hindi tayo ikalawa sa Japan, ika-anim tayo. Pag bubuo lang ng larawan kung saan ba talaga yung Pilipinas noong 1965. Ngayon, because nga yung paghina ng ekonomiya sa ilalim ng Marcos dictatorship, hindi nga siya golden age, from 65 to 86, bumagsak talaga yung Pilipinas. Nalamangan tayo ng South Korea noong 1968, ng North Korea noong 1969, ng Thailand noong 1977, at ng Sri Lanka at Indonesia noong 1985. Kaya pagpatasik kay Pangulong Marcos, from number 6 tayo sa Asia, bumagsak tayo to number 11. Ngayon, mag-fast forward ng more or less dalawang dekada to 2008, nahuli pa rin tayo. Bumagsak tayo from 11th to 14th place. Ngayon, malaking bahagi nga ng pagbagsak natin sa panahon ng diktadurang Marcos, yung matinding korupsyon, kunerismo, pagnakaw ng pera, hindi paggamit para sa tama. Pero sa tingin namin, hindi yun sapat na paliwanag kung bakit even after napatalsik si Pangulong Marcos, at sigurado naman yung korupsyon, kunerismo, nagtuloy-tuloy, alam naman natin hanggang ngayon, sa Duterte administration, matindi pa rin korupsyon, kunerismo, pero nabawasan naman ng korupsyon at cronyism. Pero lilito yung tanong, kung nabawasan nga yung world-class corruption ni Marcos pagkatapos ng pagpatalsik sa kanya, bakit nahuhuli pa rin yung Pilipinas? At tingin namin, masyadong malaki kung sabihin ang pangunahing dahilan, masyadong pinapalaki kung sasabihin pinakamalaking dahilan ni corruption ni Marcos sa kanyang bayad utang kasi ang tagal na nun. So nabunot na yung tinik na yon. Pero bakit tuloy-tuloy pa rin tayong naiwan and as of 2008 nga, nahuli pa rin tayo? Tingin namin ang mas malalim na paliwanag dyan ay yung nabanggit nga ni Neri, ugat natin, dun sa sistema ng ekonomiya na nilikha, inumpisang ilikha ni Pangulo Marcos, ekonomiya na bukas
sa dayuhan. So lahat ng mga shon-shon nating globalization, trade investment liberalization, deregulasyon, privatisasyon, lahat yan ay nagumpisa kay Pangulong Marcos at tinuloy-tuloy ng sumusunod ng mga administrasyon. Yung chart na ito ay pinapakita yung iba't ibang sektor ng ekonomiya, yung serbisyo, yung kulay orange, yung production, sumaya ng manufacturing, agriculture at construction, yung kulay blue, yung utilities, yung kulay pula. Yung nakapula syempre, yan ang palaging, sa lahat ng ma-charts na ito, yung nakapula ay yung pink, yan ang panahon ng Marcos dictatorship. Mapapansin nyo dito, nag-umpisa bumagsak ang ekonomiya natin nung kaduluduluhan na ng Marcos dictatorship. Specifically, pagkatapos sa 1979 na pinatupad yung ating unang World Bank Structural Adjustment Programs. So sa mga may edad dito na tibak, maalala nyo naman yung ingay tungkol sa World Bank IMF programs noong early 1980s. Sa aming thesis, yun talaga ang pangunahing nagwasak sa ekonomiya na dagdag doon sa corruption cronyismo at tuloy-tuloy na hinatak pababa yung ekonomiya maging sa mga susunod na dekada. At tingin namin mahalaga yung punto niyan kasi kung titira yung kulay blue na linya na nga yan, yung kulay blue na linya na yan, tuloy-tuloy yung pagbagsak niya kahit wala na yung corruption at cronyismo, kahit nabayaran na yung utang ng inipon ng Marcos dictatorship, pero nahatak pa rin pababa yung ekonomiya. At tingin namin, medyo kailangan mas patampukin yung usapin nga na buong-buoying suporta ng Estados Unidos, ng mga abating kapatid sa bansa sa Marcos dictatorship, kasi nakukuha nila yung gusto nila. Kung titingnan natin ito ay ang chart na ito naman ay pinapakita yung mga taripa na pinapataw sa mga imported na produkto. Particular, mga produktong agricultural at manipaktura. Ang pinapakita lang dito, again, makita naman sa kulay pink na bahagi, nag-umpisa bumagsak yung taripa sa panahon, sa mga huling taon ng Marcos dictatorship. Pero tuloy-tuloy hinatak pa baba hanggang sa level niya na nakuha since the 2000. At mahalaga yung kasi yung inumpisa ni Marcos sa pagtanggal ng proteksyon at taripa sa lokal na industriya, sa lokal na agrikultura, ito talaga yung nagdulot ng lost 2 decades ng development na yon. Ito talagang wala akong naalala sa mga ito kasi bata pa kasi ako, kahit puti na yung buhok ko. Pero yung mga may edad dito, maalala pa yung mga produkto na to. Ito yung mga sinasabing produkto ng pambansang industriya. Ito yung mga produkto, sa kanan pa yung ang tibay. Ito yung mga produkto na hindi kinaya makipagkompetensya dun sa imported na produkto na mas mura, mas hindi kalidad kasi mas mabanti yung ekonomiya nila sa maraming kadahilanan. Ngayon, ito ay, tingin ko yung huling chart na ito para makita lang. Sana nakakita nyo. Medyo ninipisan ko yung record ng ibang mga bansa. Yung chart sa taas ang pinapakita dito, yung taripa ng Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa. Particularly Thailand, Indonesia, Malaysia, at South Korea. Ang mahalaga lang na makita dyan ay sa pangkalahatan, mas mataas yung taripa ng Thailand, Indonesia, Malaysia kaysa sa Pilipinas. At yun ang dahilan kung bakit, makita nyo dito sa chart sa baba, tuloy-tuloy yung pagbagsak yung manufacturing natin bilang share ng GDP habang tumataas sa ibang bansa. So pagdidinig lang sa punto na yon, corruption at cronyismo ba yung nagdulot ng pagbagsak ng lokal na industriya? Maaring malaking bahagi yun kasi inefficient yung mga kumpanya na sinuporta ni Marcos noong 1970s. Pero yung tuloy ang pagwasak sa kanila ay hindi dahil sa pagtuloy ng corruption cronyismo, kundi sa pagbukas sa ekonomiya. At tingin namin yun ang higit na magpapaliwanag dun sa pagdala ng depesito sa kalakal. Itong chart na to ang pinapakita yung depesito sa kalakal, yung mas inaangkat natin, nilagpas sa ina-export natin. Totoo naman, sa mahabang panahon ng Marcos dictatorship, sa pangkalahatan bumababa siya. Tumaas lang konti kasi bawat crisis actually sa ekonomiya, nag-improve ang depesito sa kalakal. So, nung 84-85 crisis, tumaas siya. Nung 1999-2000, tumaas siya. Nung global financial crisis, tumaas siya. Normal talaga yan. Pero yung kabuang pagbagsak na yan, yung higit na pagiging import-dependent natin at pagsali sa import ng produkto, malaking bahagi dyan ay dahil nga dun sa pagwasak ng manufaktura sa bansa. And hindi pagbigyan ng sapat na suporta dun sa agrikultura. Tapos ito medyo
footnote na lang pero maganda rin mabanggit. Bakit nung 1980s, 1990s, malaking usapin ng depisito sa kalakal? Kasi nung panahon na yon, ibig sabihin ng depisito sa kalakal, kulang ang dolyaris natin pambili sa minaangkat natin ng produkto. Kaya talagang tampok palagi yon sa usapin ng mga natsit natin, sa mga laban natin, laban sa mga economic policies. Pero yung depisito ng current account, naging positibo na siya mula nung kalagitnaan ng 2000s. Hindi dahil bigla na lang magically malakas ang manufaktura natin, kundi tayo umakat ng produkto, umangat siya dahil dun sa mga remittances. So, totoo lang yung pagbagsak na ekonomiya, paglala ng depisito sa kalakal, inipisa ni President Marcos, nagtuloy-tuloy yan kasi nagtuloy-tuloy yung mga neoliberal na patakaran na pagtakpan lamang siya ng pagdami ng overseas workers at ng mga remittances nila. At tingin namin tama na sabihin na hindi golden age ng ekonomiya sa panahon ni Teodoro Marcos. Tama din yung grabing korupsyon, kurakot, kickback, pangungutang at yun ang medyo patakayatin mamaya. Pero gusto namin madiin, ang pangunahing dahilan talaga ng lost decade na dalawang dekada na yon pagkatapos ng Marcos dictatorship ay hindi dahil sa corruption cronyismo, hindi yun actually dahil dun sa utang, kundi dahil dun sa pagpapatupad ng neoliberal na patakaran na inumpisa ni Marcos sa udyok ng World Bank at IMF mula nung katapusan ng dekada 70. Bakit mahalaga yun? Tingnan natin mahalaga yun kasi kung usapin nga ng sistema sa ekonomiya, kung gusto natin ng sapat na trabaho, kita para sa karaniwang Pilipino, hindi na corruption cronyism yung pangunahing usapin. Yung mga patakaran na nagpapahina sa pabansa ekonomiya ang dapat natin bunutin na tinik ngayon. At sa totoo lang, sinamantala ng mga sumunod na administrasyon, ni Cory Aquino, ni Fidel Ramos at iba pa, sinamantala nila yung corruption cronyism para higit na buksan ng ekonomiya. So kumbaga nabigyan pa sila ng bala, justifikasyon para dun sa kanilang neoliberal na agenda. Sabi nila, itong paraan para wasakin ang mga monopolyo. Totoo naman, yung mga monopolyo naman na nilikha ni President Marcos, totoo naman yumaman sila dahil monopolyo sila. Pero hindi totoo na hindi yun ang gusto ng mga neoliberal na ekonomista. Kasi anong esensya ng neoliberalismo? Ang esensya nun ay yung lakas paggawa ng Pilipinas, yung ating likas yaman, ay gagamitin ng ibang mga bansa para sa kanilang produksyon, para kumita sila. At bagamat, oo, may monopolyo tayo sa asukal, sinalim ni, I think, si Robert Benedicto, sa nyog, kay Kowangko, sa saging, kay Florendo, sa tabako, kay Lusutan, sa Troso Minahan, I think si Enrile, yung may malaking interest dyan. Totoo, nandyan yung mga monopolyo na yan. Pero, walang issue dyan yung mga abating kapitalista ng bansa kasi kahit monopolyo yan sa loob ng Pilipinas, kahit pinapayaman yung ilang mga crony, kahit sobrang bagsak ang kita ng mga manggagawang bukid dyan, ng mga manggagawa dyan, nakuha nila yung gusto nilang murang asukal, murang nyog, murang at iba pa. So yung esensya noon ng neoliberalismo, wala nga sa usapin ng patakaran ng ekonomiya. Kaliwas nga siya dun sa yung monopolyo ng cronyismo dun sa neoliberalismo. Pero yung esensya na makuha ng mga dayuhan, yung gusto nila sa Pilipinas, lakas paggawa, likas yaman, ay nakuha nila. At wala, syempre, nung panahon ng liberalisasyon, kasi nung saan yung ekonomiya, nagsara ang local na manufacturers natin, bumagsak ang Pinoy na industriya, biglang lumawak ang kanilang pwedeng pagbentahan ng kanilang labis na produkto. So, yung tingin ko yung lumalabas palagi narratibo, I think marami actually sa UP School of Economics na corruption at cronyism ang nagpabagsak sa ekonomiya ng Pilipinas na binunot dahil dun sa pagpapatupad ng mga patakaran ng malayang pamilihan. Medyo ideological yon at hindi yun actually tumutungtong dun sa realidad. Hindi primarily yung corruption cronyismo ang nagdulot ng pagbagsak ng ekonomiya sa dalawang lost decades na yun. Ito yung ano lang, paglilino lang no, na kaya ang hirap nga na yung pagsisi ay lahat ay nakay Pangulong Marcos. Yung naka-pink na bahagi, ito yung GDP per capita ng Pilipinas compared to yung medyo malapit-lapit sa atin na ano na ekonomiya, Thailand, Indonesia, Malaysia, at for reference na napaka-protection sa bansa yung South Korea.
So totoo nga, dun sa panahon ng Diktadura Marcos, nahuli, naiwan yung Pilipinas, marangkadang Thailand, Indonesia, Malaysia, at Korea. Pero may mapapansin kayo, kahit wala na yung Diktadura Marcos, kahit na nabunot na yung authoritarianismo, yung corruption, kunismo, nabawasan, kahit paano, totoo naman nabawasan, pero tuloy-tuloy pa rin naiwan yung Pilipinas. At hindi na yun dahil kay Marcos, dahil yun dun sa mga patakaran na pinatupad niya. Ngayon, may isa sigurong katotohanan dun sa mga sinasabi nila about yung golden age ni Marcos. Hindi siya golden age para sa ekonomiya, pero golden age talaga siya para sa impasaktura. Ang pinapakita sa chart na to, yung gross capital formation as a share ng ekonomiya. Mula nung 1960s to hanggang sa kasalukuyan. Mapapansin nyo, yung naka-pink na area, malaki talaga yung investments nung panahon ni Pangulong Marcos. At yan, yung litrato na yan na napaka-post na nag-oversee ng infrastructure projects si Pangulong Marcos. Talagang yung myth-making niya, wala pang social media, ginagawa na niya yan. Totoo na grabe yung infrastructure spending nung panahon ni Pangulong Marcos. Biggest nga, infra-boom talaga siya kumpara sa lahat, sa kasaysayan natin at kumpara sa lahat ng mga sumusunod na administrasyon. Pero ang tanong, anong napala natin sa infrastruktura na yan? At hindi sa lahat, talaga ba para paunirin yung Pilipinas, yung layunin ng infrastruktura na yan? Hindi. Noon hanggang ngayon, yung big winners sa infrastruktura ay yung mga kumikita sa mga kickback, yung mga contractor, at lalo ng panahon ni Pangulong Marcos, yung mga nagpapautang para sa infrastructure projects na yan. So, oo nga, may golden age, golden, in the sense na malaki talaga yung iligas sa infrastruktura, pero yung tulak na yan na binigay sa ekonomiya ay dahil tulak yan ng grabing paglobo sa utang nating panlabas kasi kapos-kapos yung pera sa loob ng bansa noon. At kumidang buhalang utang para bayaran lahat ng infrastruktura na yan, may kaakibat ng dambuhalang korupsyon at kickback. At medyo na may mga nabagit na sinerike na halimbawa doon. At syempre, sa amin yung pinaka-tampok na halimbawa ay yung Bataan Nuclear Power Plant. $500 million ang bid sa kanya noong 1974. Nung sinumiti yung proposal, naging $1.2 billion. Tapos, nung natapos siya, lumuubo pa na hanggang $2.3 billion yung ginastos niya. So marami na nagagalit, parang wala naman lohika yan. Bakit gastos ng ganong kalaki sa isang planta na papasal lang at hindi ginagamit? Well, actually, yung lohika naman nun, hindi naman siya nilikha para magkakuryente yung Pilipinas. Nilikha yung Bataan Nuclear Power Plant kasi grabe yung kickback na makukuha ng Marcoses. Ang naulat, I think, si Senator Juvie Salonga nag-siwalat nito. Nagkaroon ng $80 million kickback si Marcos, si Herminio Ticini, nagka $17 million kickback, at hindi na makwentang kickback ng iba't ibang pang mga subcontractor ng Westinghouse, yung mga law firms na kinontratan nila, hindi lang sa abroad, pati law firms sa Pilipinas. Yung $2.3 billion niyan, inutang siya in entirety. Alam naman ng mga nagpautang kung saan mapupunta yan, pero pinutang pa rin nila at pinaghati-hatian yan ng Marcos dictatorship at ng kanyang mga cronies. At yung ganong klaseng sistema na uutang, gagastosin kung mare para sa infrastructure projects o para sa negosyo, secondary na usapin kung yung infrastructure projects na kailangan talaga ng Pilipinas, ekonomiya. Secondary na actually kung yung negosyo ay kikita o hindi. Sa punto, once na gastos yan, naging infrastruktura at palaging negosyo, yung pangunahin na rationale niya na may kita ang Marcoses ito ay magpapakita lang kung gaano ka lala yung pag-utang ng Diktadura Marcos. Ito yung utang ng Pilipinas, Thailand, Indonesia divided by yung gross national income. So even yung mga panahon ni Suharto Halimbao sa Indonesia, I mean, ano rin, dictatorship debt na yan, matakot yan sa utang. Pero ang pinapakita lang dito, again, doon sa buong panahon ni President Marcos mula noong mid-70s, talagang siya yung nakakalamang sa pag-utang kumpara doon sa laki ng ekonomiya. At minsan nakakalimutan, may dalawang party sa pag-uutang eh. Yung nag-uutang at yung nagpapautang. So, totoo naman, sa utang panlabas natin, na nasa ano talaga, I think nag-29 billion siya noong 1986 from,
I think 1965, parang $450 million lamang yun. Totoo naman, yung Marcos government, yung gobyerno, ang pinakamalaking nag-uutang, 69% noong 1984, 73% noong 85, halos 80% noong 1986 ay government government borrowing dun sa external debt natin. Pero kung titingnan natin kung sino nagpautang, ang pinakamalaki actually ay mga bangko, mga Citibank, Bank of America, mga multilateral na ahensya, World Bank, IMF, at mga bilateral na ahensya, yung mga bank, yung mga government-owned banks ng Japan, ng South Korea, and of course, yung aid programs ng Estados Unidos. Bakit mahalaga madiin yan? Kasi kung mahigit, at ito, hindi kung, mahigit 90% ng pinautang sa Marcos dictatorship ay pinautang hindi ng tao, hindi mga maliliit na mga ahensya. Ito yung mga ahensya, alam nila, sinusuri nila kung sino pinapautangan nila, pero bongbo ang pagpapautang nila sa diktadura Marcos. Una, kasi kikita sila, alam nila, babayaran yan, at napatunayan niya ni Cory Aquino. Sabi niya, we will honor all our debts. So may double agenda sila doon, kikita sila sa pagpapautang, kasi babayaran yan kahit na pinapahirapan yung mamayan para bayaran utang na yan. Pero secondly, naikukuha nila yung agenda nila na baguhin yung mga patak na sa ekonomiya para buksan ang Pilipinas. So, inamin yung ano yan. May problema talaga sa bahagi ni Pangulong Marcos na laki ng inutang niya, pero mas malaki din ang problema sa usapin ng mga nagpautang sa kanya. At ito ay pagsusuma lang nga dun sa, well, yung mga dating tipak, I'm sure makakabisado na rin to. May 18 na programa sa IMF, may 100 proyekto ng World Bank. Kung susumahin yan, 5, 6, 7, 8, halos over $8 billion ang pinautang na ng IMF at World Bank sa diktadura Marcos sa buong panahon na yan. Of course, lahat yan ay alam nila kung sino pinapautangan nila. At alam ang may na naman na tumutulak sa pag-utang ng IMF at sa World Bank ay Estados Unidos. Ginawa nila yun kasi, well, among other things, makukuha nila yung kanilang mga base militar dito sa Pilipinas at iba pang mga agenda. Ngayon, ito ay pagsusuma lang doon sa magkano inutang ni Marcos sa ibang bansa sa buong panahon niya, panunungkulan niya. Halos $19 billion ang inutang niya sa mga dayuhan. Pero may country naman na inutang sa Pilipinas, $73 billion. Ang, para magka-context lang, yung suma dyan at current exchange, at prevailing exchange rates nun, yung 470 billion pesos na inutang ni Marcos, mainly from foreign sources, pero may konti din from domestic sources, yung 470 billion na inutang niya ay apat na beses ang laki dun sa 121 billion na budget ng buong gobyerno noong 1986. Kaya kung babalik nga dun sa, well, pinakunin slide na pinakita ko, sa nagmula yung 5 to 10 billion dollars na inutang ni Marcos, na ninakaw ni Marcos, malaking bahagi dyan ay galing sa mga inutang niya. Of course, hati-hati yan. May mga sovereign guarantees sa binigay. Essentially, yung mga sinabi, kung mag-uutang yung, well, PLDT, nationalized nun. Yung Meralco din. Pero kung utang yung kanya mga crony, mga negosyo nila, sabihin lang, hindi, kung hindi lang mabayaran yan, kikerry ng gobyerno. At dito nga yung papasok yung punto, kung mapapansin yun sa mga nakalista dyan na mga negosyo, maraming siya yung nagsara na. Iiran na lang ang meron pa. Ang nandito pa, PLDT, Meralco. Pero marami dito ay mga negosyo na palugi. Hindi lang naman dahil sa inefficient sila, kundi hindi naman sila actually kinakailangan na lumago para kumita yung mga crony dito. Basta magpautang yung gobyerno, bumili sila kung wari ng makinarya, palobo yung ginasto sa makinarya, bulsen yung balanse. Kahit na bagsak yung negosyo, kumita pa rin sila mula dun sa mga dang-dang bilyong pisong kickback. At syempre, itinakalungkot, marami sa mga crony na ito, may bahagi naman silang binalik dun sa, ni binalik, may bahagi silang inobliga ng PCG na ibalik sa kanila, pero yung bulto ng yaman nila, tulad ng bulto ng yaman ng Marcoses, ay hindi naman na ibalik. So kaya nga, mga political players pa rin sa atin, sina Enrile, Florendo, well, Cuangco slash Ang, at iba pa. So golden age nga siya,
hindi na ekonomiya kundi golden age ng utang at bayad utang. Pero ang maganda lang mabanggit din dito, bagamat ang sinusukan dito ay yung binabayad ng utang, debt servicing, principal at interest as a share ng ekonomiya, lumaki talaga siya nung Marcos dictatorship. Ang meron lang ng datos ng BSP from 81 hanggang 1986 to 5.7%. Pero may mapapansin kayo dito, mag-fast forward to hanggang 2006, yung pagmanigi ng Arroyo, kahit na nabayaran na yung malaking bahagi ng utang ng Ditadura Marcos, usually ng time na yon 10 to 15 years yung repayment. May ilan na 20 years at marami din actually in advance payment. Papansin nyo, yung antas ng pagbayad ng utang nung panahon ng Ditadura Marcos, yan ang talagang unang bigwas na sumirit talaga siya. Yan ang tuloy-tuloy siya pagkatapos, kahit wala na yung corruption at kumismo ng diktadurang Marcos. Bakit? Ayun nga din, tingin namin, ugot natin dun sa sistema ng ekonomiya na meron natin. Dito sa mahuling bahagi, maganda rin bigyan ng pansin yung ano ibig sabihin ng lahat ng mga yan dun sa araw-araw na buhay ng mamamayan. Yung pagtaas ng presyo ng bilihin, yung pinakamataas na inflation rate sa Pilipinas na naranasan natin ay nangyari sa ilalim ng Diktadura Marcos. Sa huling dekada actually ng rehimeng Marcos, nagtriple ang presyo ng pagkain at mga batayang bilihin. So, kung ano man yung pag-aaray natin ngayon sa pagtaas ng presyo ng bilihin, well, sa mga nakakatanda, mas grabe talaga nung panahon ng Diktadura Marcos. Ang point lang, sa ilalim ng Diktadura Marcos, pinakamalaking pagtaas ng presyo ng bilihin sa kasaysayan ng bansa. Kasabay nun, tumataas ang presyo ng bilihin, bubangsak naman ang kita ng mga manggagawa. Again, yung kulay pula ay yung Marcos dictatorship. Bagsak na bagsak ang kita ng skilled and unskilled workers sa buong panahon ng Ditadura Marcos. Siyempre, ang tulak dyan ay nagmumula dun sa insentibo sa mga kapitalista na gamitin yung pwersa ng Estado para sugpuin yung mga union para kumita sila. Ganoon din, bumagsak na kita ng mga magsaka at mga gawang bukid. Ang sukat na to ay galing sa PSA, so mainly mga gawang bukid actually to kasi wala namang survey dati nung kita ng mga magsasaka. Ito medyo magulo yung chart pero tingin namin napakahalaga. Again, para sabihin kung ano ba yung problema sa struktura sa ekonomiya na inumpisa ni Pangulong Marcos. Yung kulay blue na linya, ito yung official na unemployment rates. So makita naman, from 1979, nung pinatupad yung unang structural adjustment program ng World Bank, sumirit talaga yung unemployment hanggang 12.6% noong 1983. Tapos, pagkatapos ng 1983, kahit wala ni Marcos dictatorship, nanatiling mataas siya. Bumaba lamang siya nung katapusan ng 2000s kasi binago ng gobyerno kayong metodolohiya. Pero kung ibalik yung dating metodolohiya, lilitaw, yung pagsirit ng unemployment sa huling taon ng Marcos dictatorship, nagtuloy-tuloy siya hanggang sa ngayon at lumala pa noong panahon ng pandemya. At again, para sa amin, one piece of the puzzle to na hindi na siguro ito dahil sa korupsyon, kronismo, bayad utang ni Pangulong Marcos. Dahil na yan sa klase ng ekonomiya nilikha na bukas nga dun sa dayuhan at walang pagsuporta sa lokal na agrikultura, lokal na industriya. At ito pagdidiin lang din, dahil nga sa pagbagsak ng ekonomiya, pinakamalala pa rin ang pagbagsak ng kita sa panahon ng Diktadura Marcos sa kasaysayan ng bansa. Kahit na sa isang taon ay ng 2020 last year, parang dalian may mas paglala. Ito ang pinakasuma na lang dun sa takbo ng pinakamahalaga sa kanilang Pilipino. May trabaho ka ba? Magkano presyo ng bilihin? Ang opisyal na datos na nakuha ay lumaki yung bilang ng mahirap sa Pilipinas from roughly 12.7 million noong 1965. Lumaki siya, halos dumoble, to 32.9 million noong 1985. So ano yan, from 41% poverty incidence noong 1965, lumaki siya to almost 60%, 6 out of 10, noong 1985. Pero of course, kailangan naman din, yung pagsukat ng kahirapan na yan ay batid dun sa konservatibong pagtatansya ng gobyerno kung anong kailangan para hindi maging mahirap.
Kung tasan pa natin ng konti sa mas decenting at tasang pamumuhay, malamang kaysa hindi, nasa 75-80% ang populasyon ang matutuling na mahirap sa pagtapos ng diktadurang Marcos. Ito ay quick summary lang dun sa mga ilang numero dun. Nakuha na namin to sa isang equalizer website. So sa daan-daan bilyong nga nananakaw, ang kailangan ma-stress, babalik ko rin na magit kanina, katiting lamang yung nabalik sa gobyerno. Marami pa rin tagong yaman yung mga Marcoses at tagong yaman na in all likelihood sa antas nga na ginagawa silang pinakamayamang pamilya dito sa buong Pilipinas. So yung pagbalik sa poder nila sa gusto nilang pagbalik sa poder sa 2022 on the back end of yung yan, failure talaga yan. Sobrang failure or actually bakit hindi mga failure sa hindi pagpursige ng sino mang gobyerno, sino mang politiko, sino mang leader ng bansa na imaibalik yung ninako ng diktadurang Marcos. Of course kasi may mga own power play sila. So tingin namin bilang pagtatapos doon, tama naman yung sa atin, didig never again sa martial law, pero never again sa anuman klase ng diktadura, kahit diktadura na sa pandaraya, panluloko sa mamamayan, inahalal siya. Never again talaga sa authoritarianismo sa anuman forma. Pero ang gusto namin idagdag, isama din natin, tama na sa new liberal globalization, ito talaga yung kailangan natin ugat ng problema sa sistema sa ekonomiya na nagudulot ng napakatinding kahirapan at piging atrasado ng ating bansa. Yun po, maraming salamat.